Hello guys, gagawa ko po sa kanapa. Ito na po yung gadugo. Nagugasan ko po. Ililib ko po ito ng 1 hour po mahigit para po kumagat po yung asin sa isda po. Ayan. 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 Pagka po alam yung tansya na lahat at na ihalo na yung asin, okay na po. Ililib na po siya dyan. Ito po yung paggawa ko ng tinapa dito po sa abroad. Ayan. Okay na po siya. Ililib ko po ito ng mahigit isang oras. Ayan. Sariwang-sariwa po yung isda. Kabibili ko lang po. Galing po ako ng palengke. Ayan. Maya po ulit. Hello po guys, welcome po sa aking vlog. First vlog ko po ito, papakita ko po sa inyo yung paggawa ng tinapa. Pagkatapos po siyang mahugasan, lagyan po natin siya ng asin. Ito, 4 asin. Tapos po, nalagyan ko na po ito lahat. Ililib ko po siya ng mahigit isang oras para po kumagat yung asin sa isda. Ayan po. Sariwa po yung isda, hindi po ano yung tiyan niya. Kagagaling ko lang po sa palengke, namili po ako ng isda para po sa paggawa ng tinapa dito po sa abroad. Ito na po siya, nahugasan ko na po siya ulit after ng 1 oras. Nilagyan ko po siya ulit ng asin. Tapos, paminta po. Pamintang durog naman. Para po magkaroon siya ng lasa. Po. Halo-halo po ulit. Hirap maghalo ng isang kamay. Diba po, ang sariwa po ng isda, oh. Tapos
spoon. Sa akin po kasi ang aking paggawa, hindi ko na po kasi siya sinusukat po eh. Basta tinatantya-tantya ko na lang po. Hello! Ayan, inilipat ko po siya sa malaking lagayan para pumahalo ko siya ng maayos. Nilagyan ko na rin po ito ng konting magic syrup para po siya magkalasa at saka dalawang patak po ng suka. Hindi ko na po siya na video, sorry po. Pero ano po, tawag nito? Lalagyan ko po siya ulit ng dalawang patak pa po ulit ng suka mamaya para po ano kumagat siya kasi medyo marami po ngayon itong aking gagawin. Hindi po katulad nung una. Yan po. Ililib ko po siya ulit ng isang oras po para po kumagat yung mga inilagay kong panlasa po, asin po, at saka magic syrup, at saka po, bali, apat na patak na ng suka, dahil dadagdagan ko pa po ito mamaya ng dalawang patak. Ito na po siya, after po ng mahigit isang oras, inilagay ko po rito, tapos, i-steam ko po siya, ayan, ito na po, lahat, yun. I-steam ko po siya ng 8 minutes po. 8 minutes lang po, ha? 8 minutes. Ito na po siya. Nailagay ko na po siya sa steamer. Ng 8 minutes lang po. Ayan po, hindi makita. 8 minutes. Then, okay. Yan, steam na po siya. Ayan po siya. Ito na po, after 8 hours. Ito na po, after 8 minutes. Ayan, na-steam na po siya. Ito po. Ito. Mamaya ko na po siya ano, pauusukan. Palalamigin ko po muna siya para hindi po masira pag tanggal ko po ng isda sa lagayan. Palalamigin ko po muna siya ng konti. Ito po. Pausukan ko na lang po siya mamaya. Ready na po siya para po pausukan. Ito po ay pausukan natin ng 20 to 25 minutes po. Ilalagay niyo po doon yung pampausok. Ito po siya, oh. Yan. Mga pinagtistisan po ito ng kahoy. Huwag pong lalagyan ng kahit ano. Yan lamang po. Tapos open na po yung apoy para po mapausukan. So, ito na po yung outcome ng ating tinapa pagkatapos ng 25 minutes na pinausukan ko siya. Ayan na po siya. Ito na po guys, yung outcome po ng ating tinapa sa kawali. Sana po magustuhan niyo po ang video ito. Please po, paki-subscribe ako. Maraming salamat.